Hi, Micaela. Hello po. Ayan, good evening sa'yo, Micaela. Si Micaela ay napatawag dahil kwentuhan mo na ako, sabihin mo na sa akin ano bang problema at napatawag ka sa programang Isa Pang LDR. June po noon, nung hinahatid ko yung pinsan ko sa school niya, pumunta po ako sa isang maliit na grocery. Cashier po siya doon. Okay. Tapos kasama ko po yung kaibigan ko. Pinakilala niya po ako doon. Tapos kinabukasan po, nagkita po ulit kami kasi lagi po akong pumupunta doon. Kinuha niya po yung Facebook name ko tapos yung number ko. Okay. Pero pumupunta ka ba doon dahil nag-grocery ka talaga o pumupunta ka na doon nang dahil sa kanya? Nag-grocery po talaga. Okay. Every day? Ano po, yung doon po ako bumibili ng baon po ng pinsan ko. Ah, okay. Ayun. E di, nag-text po siya sa akin. Tinanong niya po ako sa message kung pwede po siyang manligaw. Sabi ko, okay lang naman, sabi ko po. Tapos, nung kinabukasan po nagkita kami, parang sobrang sweet niya po. Kung ano, pag bumibili po ako dun sa grocery, hindi niya po pinapabayaran. Sabi ko, hindi pwede kasi grocery to. Ayun. Tapos po, makalipas po yung isang buwan, sabi ko, bakit parang nagiging, ano, parang hindi mo na ako pinapansin. Kasi, teka lang, hindi niya sa'yo pinapabayaran yung grocery, bakit kanila ba yun? Opo. Ah, okay. Tapos? Ayun, edi sabi ko po, makalipas po yung isang buwan, hindi niya po ako pinapansin. Sabi ko, bakit ba? Ano bang meron? Sabi po niya, ang tagal ko daw po siyang sagutin. Sabi ko, totoo bang nanliligaw? Kasi hindi ko naman nararamdaman na nanliligaw ka. Ano, yun po. Okay, paano hindi mo nararamdaman? Medyo himayin natin ng onte ah, kasi lagi kayo magka-text. Siguro naman nagkakatawagan kayo. Tapos kapag pumupunta ka doon, in-offer niyang ilibre ka sa grocery niya. Ano bang klase ng panliligaw yung idea mo of panliligaw? Gusto ko po, DJ Lala, yung hindi naman po sa ano, gusto ko po yung ma-effort, yung katulad din po nung nakikinig po ako sa inyo dati, yung gusto ko lang po yung simple lang. Hindi po yung mga material na bagay yung kailangan ko. Kasi po ino-offer niya po sa akin yung mga material na bagay. Mas gusto ko po yung nakikita ko sa kanya na yung ini-effort niya po talaga. Like for example, what? I mean, gusto lalabas yung, kasama yung, mo, ganon? The date, ganon? Hindi naman po. Yung pag nagbibigay po siya ng gift, ano, binibili niya po. Gusto ko po yung parang love letter, ganon lang po. Simple lang. Pero may gesture of giving you gifts. Kasi as far as I know, if re-regaluhan ka ng gifts, ate, re-regaluhan ka ng mga material things, though naiintindihan ko, mga made na yon, instant, still, yung pagbili ng gifts na yon, yung pag-isip ng bagay na pwede ibigay sa'yo, that's not simple. Yun ay effort. Ang sinasabi ko dati na hindi man materialoso yung mga tao, simpleng gift lang okay na, ay galing dun sa punto na wala talagang effort at all. Si Kuya meron eh. Ganito po. Tapos, nung yun nga po, lumipas pa isang buwan, tapos hindi na po niya ako pinapansin. Eh, okay lang naman po sa akin kung decision niya po na hindi niya ako pansinin. Nung mga ano na po, nag two months na po, talagang ayaw niya na po akong pansinin. Eh di, okay lang naman po sa akin. Pero po kasi, parang nararamdaman ko na po na mahal ko na po siya. Yun, eh di, parang tinanong ko na po talaga siya. May problema ba tayo? Sabi ko. Sabi niya po, wala naman. Eh bakit di mo ako pinapansin? Sabi ko. Sabi niya po, ang tagal ko na naliligaw sa'yo. Bakit? One month? Matagal na yun sa kanya? Yun nga po. Okay. Sabi ko po sa kanya, para kasi pong may isang bagay akong hindi nakikita sa kanya. Kasi po kung ganito po kasi, nung DJ Lala, nahihiya po ako sabihin eh. Bakit? Ano na kaya mo? Wala ka dapat ikahiya? Kwenta lang. Eh kasi po, kaya po hindi din niya ako pinansin. Gusto niya po kaming pumunta ng Sogo. Gusto niyang magmot-mot at hindi ka bumigay. Ay, ayoko po talaga. Now I know why. Kate lang to, te.
So yan, medyo gets ko na, Micaela, what happened here. Kumbaga, here's a guy na tinanggihan na doon naramdaman niya, hindi niya makukuha yung gusto niya. So yung effort niya, yung pagbabakasakali niya na magkagustuhan kayo, yung pagbabakasakali niya sa lahat ng mga efforts na ibinibigay niya sa iyo ay with great intention. And that is to get you. Yung pagkababae mo ang habol niya. So, gets ko na. Syempre, nung sinuyo ka niya, paano ka ba niya sinabihan na, tara, punta tayo. Date tayo. Tinext niya po muna ako. Sabi ko, sabi po niya magkita tayo dito sa grocery. Sabi ko, okay, sige, bukas. Tapos, pumunta nga po ako dun. Kinausap niya po ako saglit. Yun nga po, sabi po niya, pwede ka bang pumayag? Eh, hindi ko po kasi talaga alam kung ano yung sogo na yun noon. Mm. Kasi po hindi po ako mahilig lumabas din ng bahay. Wala po. Okay. Sa internet. Ayun, sabi po niya, sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, park lang yun. Sabi ko, park? Bakit? Ano yun? Ano ba yung park na yun? Kilala bang park yan? Mm. Sabi niya, hindi. Tapos, sinabi ko po siya. Kasi may park, ano doon? May park fee. Meron dun kasi park rate, ganyan. Oh. Ayan, hindi sabi niya po hindi daw po masyadong kailalang park yun. Sabi ko, ano naman gagawin natin? Maglalakad-lakad lang daw po. Tapos tinanong ko po sa kaibigan ko kung ano yung sogo. Sabi niya, wag daw po ako sasama kasi nga daw po ano yun. Mot-mot yun. Opo. Mm-hmm. So simula nung araw na tinanggihan mo siya, sinabi mo sa kanya na, sorry, ayoko niyan, hindi pa ako handa, hindi pa ako ready. Anong sinabi sa'yo ni Kuya? Nagalit po siya. Sabi po niya, bahala ka sa buhay mo. Tapos hindi niya po pinansin. Yun. Na-imagine, sorry Micaela, alam ko seryoso ka sa problema mo. Pero na-imagine ko kasi yung alam mo, yung itsura ni Kuya na tinanggihan. Gayun tipong magano ka, bibigay ka ng background music na kung wala ka na makapit. Charot. So, Micaela, ganito, no? Kung meron kang gusto itanong sa akin, I don't wanna make this one a funny one kasi, but your story kasi is very amusing to me. I don't know if dahil ba puyat ako, but it's quite amusing to me. Kung meron kang tanong sa akin because of this panliligaw or unexplained na relationship mo with this guy, anong tanong mo sa akin, friend? Kasi po, hindi ko na po alam. DJ Lala, ano po, sa madaling salita po, mahal ko na po kasi siya eh. Mm-hmm. Tapos, parang nagkabaligtaran po ba? Ako mm-hmm. na po yung umaasa sa kanya ngayon. Mm-hmm. Okay, gets. Ganito ano yun na, Micaela. Kasi yung mga ganyang klase ng lalaki, waiting yan eh. Waiting yan tanungin, ano ba gusto mo? Pag tinanong mo kasi kung ano yung gusto nila, dahil nga nilagay niya na yung offer na yon on the table, he'll put it right back up. Ibig niyang sabihin or ibig kong sabihin, ilalagay niya lang uli yung offer na yon sa table. Punta tayo ng mot-mot. That's what I want. Pero po, nag-sorry naman po siya nun sa sinabi niya. Sabi po niya, sorry, kala ko kasi ganun kang babae. Sabi ko, okay lang, basta wag mo nang uulitin. Oo, pero the fact kasi na nagbago siya ng ugali, right after mo siyang tinanggihan. Tapos parang bigla na siyang natagalan sa panliligaw stage niya just because hindi niya nakuha yung gusto niyang makuha out of you. Says a lot about his character. Says a lot about his intentions. Kung maganda at malinis ba ang intention niya, kaya ba siya nanliligaw sa'yo o kaya kanya pinupormahan. Sabihin mo sa kanya, Micaela, once and for all, para na rin lang sa sarili mong emosyon siguro, no, Micaela? Sabihin mo sa kanya, just send him a text message or talk to him or call him. Sabihin mo sa kanyang ganyan na I don't know if it's me, but right after kitang tinanggihan, and I'm not a dumb girl, hindi naman ako easy girl, pero after kitang tinanggihan sa offer mo last time, you were different since. Naging different ka na. Naging iba na yung pakikitungo mo sa akin. Nagiging impatient ka na sa panliligaw mo sa akin. I don't wanna be that person na gagawin yung gusto mo just because I want you, just because I like you, or just because I'm developing feelings para sa'yo. I don't wanna be like that. But then again, I just want you to understand na if you are no longer interested sa akin just because you know, well, in fact, na hindi ko yun ibibigay early on stage na kung ano man yung meron sa ating dalawa, then iklaro na natin.
Nagigets ko, Micaela, na just as you are already developing your emotions or developing your feelings towards this guy, this could probably end it. Kumbaga, ito yung pwedeng mag-end nung kung ano man yung chance na pwedeng maging kayo. Kasi nga, you are being straight and frank na sa kanya. But then again, kung iiwas nga talaga siya, kung titigil siya ng panliligaw, parang it's a confirmation na lang din ng intention niya towards you, which is to get you. Kung makuha yung pagkababae mo. And that is something like a blessing in disguise para sa'yo. Na hindi ka napunta sa isang lalaki na ang habol lang e katawan mo. After kang magamit, after kang pagsawaan, after makaisa sa'yo, tapos na ang usapan. Opo. Naiintindihan mo ko? Okay lang yan, Micaela. Okay lang i-confront mo siya about it. Okay lang magsalita ka about it. You deserve it. Kasi nanligaw siya eh. And you are already falling for him eh. If not na nahulog ka na ng tuluyan, you are falling for this guy, for whatever it is na pinakita niya before the motel incident. So, i-clear mo lang sa kanya na seryoso ka pa ba sa panliligaw mo sa akin, or after nung incident na hinindian kita sa motel, tapos na yon. Itanungin mo lang siya ng diretso, Micaela. And if this will end your relationship with him, good riddance ang tawag dito. Ibig sabihin, maganda nang hindi natuloy kasi alam na natin yung intention. Pero kapag sinabi niya, I'm so sorry, nag-sorry na ako sa sinabi ko before, pero yung panliligaw ko sa'yo, totoo. Yung panliligaw at panunuyo ko sa'yo, totoo. Yung nararamdaman ko sa'yo ay totoo. Sabihin mo sa kanya, edi huwag kang matagalan. Huwag kang mainip. Kasi nagsimula ka lang naman mainip nung nalaman mong ayaw ko eh. Ngayon, bigla ka na lang kasing naiinip sa takbo ng panliligaw mo sa akin. Kaya ka nga nanliligaw, kasi nga sinusuyo mo ko. At kaya nga ako nagpapatagal, hindi dahil trip ko. Kasi kinikilala kita. Yun kasi yung proseso ng panliligaw. Gets mo? You are not being, or you are not trying to be smart. You are not trying to be a hard to get kind of girl. You are just trying to be a woman about this. Nagiging mature ka lang sa relationship na to. Gets mo ko? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa lalaking to na may pagkapaasa porkit na hindian sa pagmumotel, ayaw na. Anong gusto mong sabihin sa kanya, Micaela? Sige na, bigyan mo ng mensahe si kuya. Nash, sorry kasi hindi pa talaga ako handa. May pangarap pa kasi ako. Gusto ko pang makatulong sa magulang ko. Kung gusto mo talaga ako, kung willing ka talaga mag-wait, makakayanan mo yun. Yan lang po, DJ. Ah, sige. Micaela, maraming salamat sa pag-open up sa akin, ha? And maganda yung ginawa mo. I just want you to know na maganda yung ginawa mo. Tama yung ginawa mo na hindi ka bumigay agad-agad just because hiningi niya yun sa'yo. Tama yung ginawa mo. Nasa tamang direction ka na dapat inuuna mo yung pag-aaral mo at pangarap mo before yan. Kasi maraming bata ngayon ang hindi nagkakaroon ng tapang na katulad ng meron ka. Yung resistance to temptation na meron ka, hindi lahat meron yan. So, good job, girl. As in, good job. Ngayon, kung hindi niya kaya or hindi niya matake yung ganyang klaseng pagka-mature ng utak mo, then this guy does not deserve you. It's not your problem. It's his. Okay? Maraming salamat sa pagtawag, Micaela. Ingat ka lagi, dear. Okay po. Thank you po. Thank you.